Kumusta mga idol, King Jin TV is back. Sa ngayon na pag-uusapan natin ay patungkol sa mga kumakalat na balita about sa Los Angeles Lakers. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Tara, samahan nyo ako at pag-usapan natin to. Ayon sa report ni Mark J. Spears, ang Los Angeles Lakers daw ay naghahanap ng veteranong point guard para sa darating na 2022 NBA season. So sino-sino nga ba yung mga veteranong point guard na pwedeng kuhain ng Los Angeles Lakers? Kung isa-isahin natin yan mga idol, napakarami. Pero syempre para mas mapadali tayo, unahin na muna natin yung pinakamatunog na pangalan na kasama sa listahan na gustong kuhain o gustong makuha ng Lake Show. Unahin na natin ang veteranong point guard from Phoenix na si Chris Paul. Mga idol, matapos matalo ng Suns sa 2021 NBA Finals, hindi natin masasabi kung ano nga ba talaga tumatakbo sa isipan ni CP3. Bali sa ngayon kasi 36 years old na po itong si Chris Paul at hindi pa rin siya pinapalad, manalo o makakuha ng kampiyonato. Pero may chance pa naman manalo si Chris Paul mga idol kasi wala pa naman sa isipan niya ang magretiro. Ayon sa report, isa si Chris Paul sa mga target ng Lake Show na makakuha ngayong offseason. Kaya papayawan na rin natin dito yung stats ni CP3 para makita natin kung maasahan pa rin ba siya. Dito sa 2021 NBA season, nag-a-average si Chris Paul ng 16 points with 9 assists at 5 rebounds. Tapos pagsapit naman ng postseason, nag-a-average siya mga idol ng 19 points with 9 assists at 4 rebounds while shooting 45% beyond the arc. Basta sa pinapakitang stats ni Chris Paul mga idol, hindi natin pwede itanggi o ipagkaila na solid pa rin talaga yung pinapakita niyang laruan. Kaya hindi na siguro dapat tayo magtaka kung bakit gusto siya makakuha ng Los Angeles Lakers. Yung pangalawang veteranong point guard na tinutukoy ko sa video na to ay walang iba kundi si Mr. Triple Double ng Washington Wizards. Ito ay walang iba kundi si Russell Westbrook. Bali si Russell Westbrook mga idol ay nag-a-average po ng Triple Double ngayong 2021 NBA season na may stats na 22 points with 12 rebounds at 12 assists. Kung titignan natin maigi, nakakabilib talaga yung stats na pinapakita ni Russell Westbrook. Isipin nyo mga idol, nag-a-average ng Triple Double buong season. Talaga nakakabilib yan. Pero ang problema naman kay Russell Westbrook mga idol ay yung shooting niya. Una sa lahat sa 3 points. Bali nag-a-average lang kasi siya ngayong season ng 31% beyond the arc. Mababa yan kumpara sa pinapakita ni CP3. Pati na rin sa free throw mga idol, hindi rin ganun gaganda yung pinapakita ni Russell Westbrook. Bali nag-a-average lang kasi rito si Russ ng 66% pagdating sa free throw line. Speaking of Russell Westbrook, mga idol, sinubukan na pala maglatag ng Los Angeles Lakers ng offer para sa kanya. Ayon dito kinukuha ng Lake Show itong si Russell Westbrook sa pamamagitan ng pag-sign and trade kay Dennis Schroeder. Kasama rin sa trade package si Kyle Kuzma at Talen Horton-Tucker. Ibig sabihin mga idol na dapat lang bitawan ng Los Angeles Lakers yung tatlo nilang players para lang makuha itong si Russell Westbrook at kasama pa nga dyan itong si Talen Horton-Tucker. Kung kayo tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo? Magandang idea ba na ibigay ng Los Angeles Lakers itong si THT para lang makuha si Russell Westbrook? Pagkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. By the way, bago ko tuloy yung tapusin yung video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shout sa iyo idol John J. Dote, Nicole Guerra, Josh Benedict Liu, Arnel Asuncion, Casey Fortalejo, Vincent Vriones at saka kay idol Jasmine Bondok. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.